Sale a Padre, Spirito Santo, Signore, amico di noi. Nakapag sa panang pagdiriwa ng ito, inaugurita natin ang kapistaran sa Marcos, marunulat na mabuti pa rin. Upang maging karapat dapat tayo tumanang pagisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa pagkakarihan ng Diyos at sa inyo ng mga kapatid na lubahan ang kasa sa isip, sa itaan, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isang kasama ko sa mahal ng Bere Maria, sa lahat ng mga ngayon mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y paglalangin sa Panginoon ng Diyos. Awaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Ang malaking pagkakangyari ng itinagang si San Marcos na naging tagapagatid ng mabuting balita sa iyong pagkakasto, inibig namin kami sana yung mundag sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang sa mga yapang ni Kristo ay matapag na ng mga sundan sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu sa magpasawala ng God. Pagbasa ng sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang napastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Iconia at sa lupain nasa Palito, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking hindi makalata sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid," at tumukso ang lalaki at nagpalakad lamang. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang noon, "Nanawag sa atin ang mga Diyos sa anyang tao." Tinawag nila Seus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ng Seus, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga toro may kwintas na bulaklak upang handog niya at ng taampayan sa mga apostol. Nang malaman ito na Bernabe at Pablo, pinapakilala kanilang mga damit at patakbong kumagit na sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming katulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang paligdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroon." Nang nakalipas na ang mga panahon, hinayaan niyang sundin ang lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang
ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang anin sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa'yo lamang, Poon, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging minimita? Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay ikino ang ibigin. Ginawa sa gintong pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang natayo. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ang lumikha ng langit at sansinuko. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Hindi ako ang salitang narinig ninyo kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang magnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo na lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. So maliwanag po na sa utos ng pag-ibig na binigyan natin ng pansin kahapon at ang pag-ibig na ito ay pag-ibig katulad ng pag-ibig ni Jesus. Doon makikilala si Jesus. Ayan po yung tanong ni Judas, hindi ang Iscariote, ay bakit hindi nagpapakilala si Jesus sa buo? Kasi pag sinabi natin yung pag-ibig, it has to be concretized. Hindi ito abstract. At ang hindi na magpapakita nito ay ang mga
tumutugon sa panawagan ni Jesus. Ibig sabihin, ang siyang pagpapakilala kay Jesus ay wala pa, kundi tayo na sumusunod sa kanyang kalooban. At ang pagpapakilala natin ay kung paano tayo mag-ibigan sa bawat isa. Yun yung pamamaraan na ginagamit ng Diyos. Kasi pag sinabi natin pag-ibig, ay kinakailangan na makita sa konkreto pagkilos ng tao. Kaya tayo ay inaanya na ito ay ipangarap. Katulad ng unang pinahayag natin ngayon sa araw nito, pinagdiriwang din natin ang kamistahan ni San Marcos na isa sa maitinuturing natin na akda ang mabuting balita at pagbibigtas ng buong kapal. At yun yung isa sa mga pamamaraan na ipinahayag niya na maipakilala sa Jesus. Well, maraming mga ibanghelyo. Pero yung tinanggap lang ng simbahan ay apat. Parang po sa inyong malaman, baka akala natin ay apat lang ang mayakda na tinatawag natin ibanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Marami ho ang sumulat, pero apat lang po yung tinanggap. Ang magkataon na si San Marcos ay isa sa nabanggit na apat na ibanghelista na tinanggap ng ating pananampalataya. Bahagi ko nito ay makita ko natin na ito yung pamamaraan na makilala ng iba sa Jesus. Hindi ho basta madali ang pagsulat ng kapanahon ni Jesus ng 2,000 taon na nakalilipas. Kahit na ho ngayon, ay hindi ho madali ang sumulat na buhay ng may buhay. Maliban na lamang kung talaga yung taong ito ay writer. Pero ito po minsan yung kakulangan natin, lalang-lalang ako tayo ng Pilipino, tamad tayong sumulat. So hindi ho basta-basta yung pagsulat. Pero tayo na ko rin ay mawari din sa lahat na itong pagsulat na ginawa ni San Marcos ay isang kinalugdan ng Diyos. Inspired by God. Ang nanais na nawa ay pagkaroon din ng pagkakataon para makapagdulot ng inspirasyon sa sino mang nakikinig nito. Ang tunay na makilala sa Jesus. Yung mismong panunulat ni San Marcos ay isang pagkilos mula sa kanyang pagmamahal kay Jesus. Isang Marcos po ay hindi po kasama sa 12 alagad. Siya ay tinuturing na isa sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Naging bahagi rin po ng pag-alakbay ng isang Pablo. Siya ay kinaguriang din naging obispo ng Alexandria. Ito ay bahagi po ng Greco. So isang pagkataon ng isa ay yung po ibanghelyo ni San Marcos kung yung pumakikita. Ito po sa limitay ng dalaman ng mga himala na nais na ipakilala yung kadakilaan ng Diyos, yung kapangyarihan na ipinamalas ng buong megapan tungkol sa buhay na walang hanggan. Na siya
dahilan ng pagkamarito ng ating Panginoon Jesucristo. So, ano yung maging hawa na makita ko natin ngayon ay tayo rin po dahilan ng pagkamarito na maging konkreto pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos. Nawa ay lalong-lalong ako sa pamamaraan ng ating pag-ibig. Pag-ibig sa bawat isa. At sa natin po ay maging bahagi ng ating pagkilos. Okay. Kung tatahakin natin ang landas na pinakita ni San Marcos, ay magsulat. Pwede yung tayo magsulat tungkol sa ating pananampalataya. Alam nyo, sa aking pagkilay, isa po sa mga nakatanong, lalong-lalong po sa mga katagalukan, ay kakaunti po yung nagka-translate na mga materials from English to Tagalog tungkol lalong-lalong ako tungkol sa pananampalataya. Bagamat ang sabi ng iba, marunong naman tayo ng English. Pero nawakita po natin yung kahalagahan ng sariling wika. Napakahalaga po yung paggamit ng sariling wika para makilala si Jesus. So, ito rin po yung isang amon na pinamamanhin. Sabi ko nga ay kumisan lang kasi sabi ng iba kasi mahirap mag-translate kasi anong sabi niya, walang pera niya kasi wala naman walang maliit lang kung tawagin ko natin ay magiging bahagi kasi kung itatranslate mo nga naman yung English sa Tagalog ay nasabihin niya, bibili na lang sila ng English kasi yung gagawin mo naman ay translation lang. Pero kasi marami sa ating materials, reading materials, ay nasa wikang English, ay kumisang hindi pa natin na ilalaka sa, kung tawagin natin ay, sa kaluluwa na mga Pilipino Tagalog. Kumisan nga po mas progressive yung iba. Yung mga sa ibang dialect, lalo ng Ilocano, Bisaya. Pero maliit pa rin ang bahagi. Pero ito yung kinakailangan nito siguro natin. Kahit na tayo mga Pilipino, makita po natin, almost all of our writers ay nanonood ng kanilang pangulang ay sa wikang English. Maliban lamang po yung isang sector, kaya lang ay tungkol po ito sa mga gula at mga istorya ng Pilipino, meron po sila kung tawagin ay meron sila, nakalimutan ko po yung meron sila every year, meron sila paliksahan, then contributor sila nalagay sa libro. Pero yun po ay sa larangan na hindi po tungkol sa pananampalataya. Pero bahagi mo na kung saan ay ito ay ipanalangin natin. Ipanalangin natin. Nawa, may mga taong makapag-isip din. At makita nila yung kahalagahan ng isang pagkilos
na ako natusin po ay para din mo sa pag sa sarili pagkinos natin sa ating po dialect sa pagkusulat katulad ng pinahayag ni San Marcos. Hindi ko lang alam kung itong isang pagtingin na ito ay isang imposibleng mangyari. Isang halimbawa na lang sa Biblia. Yung Biblia natin. Yung Biblia natin ay gawa o composed of Catholics and Protestants, Philippine Bible Society. So yung mga ating Biblia ay gawa ng Philippine Bible Society. Ito ay composition ng mga Protestante at mga Katoliko. Pero sabi ko nga ako, kasi yung ating Bible Episcopal Court, Episcopal na namumuno po ng ating Bible ay si Bishop Apo, no? Ay naging bahagi po namin o ng speaker na itanong po, bakit hindi tayo magkaroon ng Catholic Bible Society? Sabi niya ay ganun din. Very expensive. Very expensive daw. So, or siguro isang bahagi na ako siguro na maybe we lack ng mga tao na nakapag-aral na Banal na Kasulatan na nakapagpahayag na ating pananampalataya. Kaya po kung inyong mapapansin, ang Biblia natin sa Tagalog ay ang talagang may copyright niya ay Philippine Bible Society. No? Hindi ko lahat ng Biblia ng Philippine Bible Society ay tinatanggap natin. Yung po lamang na imprimato at mayroong nickel of stamp, ibig sabihin, ito yung mga Biblia na kasama ang mga biblical scholars ng mga Katolikong Pilipino. So, pero hindi lahat. May mga Protestante. So, kaya po yun, siguro isa yun, yun sa mga ipanalangin natin na maging bahagi, manunulang. Katulad ng isang Marcos, bahagi ng pag-iros. Sabi nga ay ngayon mo kasi may mga programa akong inaayos at kaya medyo may kahirapan ang programa. Kung daw ako naman po ngayon, may programa ako naman ngayon ang parang sa inyong kalaman ay inilalagay ko po sa mobile application pero hindi pa ko sapat. Kung doon halimbawa ang ating libro ng Quaresma, no? Yung ating Quaresma na ginagamit yung kulay pula, no? Dahil pinagdala ng mga ilang taon na nakalilipas, na binili natin na nagkakaanagan 75 pesos. Yun po, inilagay ko na sa mobile application kasi Tagalog lahat yun. Na pwede ma-access yung tao kahit na sila may cellphone. Idadownload lang nila. Idadownload lang nila katulad ng magdadownload nila ng COC. So para maging kahit saan pwede nilang madala, basta dinadalhin ko din ang cellphone. Yung inaayos ko pa rin ngayon ay yung KPK, yung Katesismo ng Katoliko Pilipino, pero medyo mahaba. Pero yun po ay bahagi ko ng mga programa na kontusin ko yan ay sana rin po ay ipakita natin yung pagmamahal natin. Sa panulat, hindi naman po kasi ako talagang doktorate sa
sa languages. Kaya ang ginagawa ko na lamang po ay to make it accessible sa mga makabagong pamamaraan. Kaya lang, sabi ko nga, siguro kinakailangan mo pang mag-aral. Kasi kinakailangan pa ng pakinisip. Kasi okay lang po yun. Sabi ko nga, ay hindi pa kasi ma-access kung wala kang internet. No? May meron nung kasi pwede mangyari na yung application mo, oras na download mo, nandiyan na yan kahit walang internet. No? Ay yung kung nagagawa mo ay internet dependent pa. So hindi siguro kinakailangan pang mag-aral. Pero ito yung ipadalangin natin. Ipadalangin natin. Na ang pagmamahal natin sa Diyos, lalo-lalo kung para makita ng tao na si Jesus ang tunay na Diyos, patulad na ipinahayag ko ni San Pablo at ni San Bernabe. Dahil sa kanilang himala, ay gusto na silang gawin Diyos ng mga taga-Listra, yung mga Greeks. Pero ano sabi ni Pablo at Bernabe, winarap nila yung kanilang damit. Hindi kami Diyos, kami tao rin. Pero ano, ninahin sila na sila ay manampalataya kay Jesus na tunay na Diyos. Kaya dinamin natin, dinamin natin si San Marcos sa kanilang panunulat, si San Pablo at si San Bernabe sa kanilang pangangaral. Nais silang ipakita ang uri ng Diyos, ang Diyos ng pag-ibig. Tayo rin ay tinatawagan ng Diyos. Saan natin din na may pakita at may pakilala ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kanto. Kaya ito'y isang hamon na iniiwanan sa atin sa araw na ito.
Inam kayo mga kapatid upang mabahay natin paglupan ng Diyos sa mga kapatid. Ama namin ang Lumita. Pagkating mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga pananangin kalakip ng haing mga alay. Upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pamamahal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggang. Sumayin niyo ang Panginoon. Dahil sa Diyos ang inyong puso at iwan. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ang maraming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay pinagdiriwang ang pagkakain ng Mesiyas sa mga mantupan na tumubosan na siya talagang masanat ang natapatan niya sa pananagutan ay siyang pumako sa dating paumuhay na siyang katawang na niyang sasapat na sa lupa. Ang dangal ng kawitanan na itinampok upang mamana namin sa pagkapatid kay Jesus. Kaya kay Sara ng mga anghel ang sisihawin ng papuri sa iyo ng walang tumpay sa kalamitan. Kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Ama, inagawa namin ngayon ang mga lalo sa pagkabatay ko rin
pagkabuhay ng lalaki ay ari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung pinarapan na tumayo sa rato para maglingkod sa iyo. Iisinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo. Ayaw buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, mingami mo ang simbahan ng lagatang sa buong daigdig. Gusmusin mo kami sa pag-ibig ay isa ng Francis ni Benaventura, anang tanang kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asa na sila muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila sa tuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan ka sila pamin kami lahat na makasalong sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mga nabere Maria, Nina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mabanala ng buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng manap na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng karangal papuri sa iyo, Diyos ang mga mapapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang katulad ni San Marcos, San Pablo at si San Bernabe, may pakilala natin ang Diyos ng pag-ibig. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mga palag ang mga inaanyahan sa biging ng kordero. Panalangin kay San Martin. San Martin de Porres, ikaw na palagi na itinalanghati sa mga hirap at mga naghihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay dumalangin sa iyo na tulungan mo kami tutulong sa makapangyarihang Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaan, Lord, kaming nagsusumama upang kami rin, katulad mo, ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhusang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa bathalang ang gagamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin ang pagmahal. Kaming pinagpagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas. Bilang bungang masagat ng dulot mong paglilingkod sa pamagitan niyang kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Tingnan ko pala ang application ng Kwaresma. Kung sakali gusto ninyo, meron nyo kasi yung pwede nyo magamit all around. Hindi lang ang panahon ng Kwaresma. Yung Station of the Cross ay meron po doon. So, yun
po ay pwede niyong i-download sa Google. Wala pa ako sa Apple. Sa Android pala sa Google o sa any Android. Ang tatak ay, ang pangalan ay Quaresma. Quaresma. So Quaresma.